Totoo, tama po ba yung nabasa namin? Ganong kalaki ang nawawala dahil sa mga barko ng China na nagkalat sa Scarborough Shoal? Opo, tama po 'yon, yung 70% yung pagbaba ng huli ng mamangisdang Pilipino na nangisda sa Scarborough Shoal o sa West Philippine Sea. Opo, opo. Ito ay ulat ng chapter ng Pamalakaya sa Zambales. Last year, nagkaroon kami ng National Council meeting. Ayon sa kanila, yung update, no, nung kalagayan nila doon, talagang 70% sabi nila o ipukumpara noon yung kanilang pagbaba nung huli. Kaya karamihan sa kanila, hindi na rin napunta doon. Ang iba, napipilitan, no? Na pumunta. Ang isang problema din dito kasi, nagkukulumpungan nga na yung mga maingisla dito sa tabi at napakarami na rin restriction. Kasi halimbawa sa Pangasinan, yung ilang mga municipalidad dyan ay meron na rin mga municipal ordinance na ipinapatupad na kapag hindi ka rehistrado na maingisla, no, kahit municipal fisher ka, na exclusively dapat yung 15 kilometers sa mga municipal fisher kahit saan, no? Pero ang problema, hindi po nangyayari yon dahil dun sa mga municipal ordinance ng bawat munisipyo na kapag hindi ka rehistrado, ikaw ay huhulihin at mayroong mga penalty. At ang kaso mo, hindi nga katanggap-tanggap, Peter, ka, no? Yung kaso ay ano yan, illegal entry. Isipin niyo po yan. Ano po, illegal entry? Yes, yes, oo. Kahit Pilipino ka, sir, pag hindi ka registered on a different ano munisipyo, eh hindi ka pwede doon? Oo, opo, opo. Ganun na po. Illegal entry pa yung kaso, kaya hindi nga po katanggap-tanggap kasi exclusively, nasa municipal fishing ground yan, para sa amin yon, no? Uh-oh. Kahit saan dapat kami pumunta doon, basta tama at legal. Mm-mm. Hindi mapanira yung gamit namin sa pangangisda, hindi dapat kami pagbawalan, no? Kasi inilan yan ang batas yan para sa amin. Kaya lang, dahil nga ibinigay yung pamahala sa mga local government units sa bawat municipal fishing ground, ayon, at ginagawa na ano yan, monetary yung mga ordinansa para pagkakitaan ng ilang mga local government units. Pero hindi pa naman lahat, ano, may ilan lang na ganun. Kaya napakakitid na, marami na kami na nag-aagawan dyan. Tapos limited na, ano, yung area na aming pinamangisdaan. Kaya mas lalong napakahirap talaga ng buhay, lalong-lalo na yung epekto ng tuloy-tuloy na pagtaas ng gasolina, halos 80% talaga. Yung gastos namin sa production ay panggasolina na lamang. Eh. Kaya talagang hirap ng buhay na ngayon. Okay. So magkano po ang naiuwi na lang ng mga ating mga mangingisda at magkano ba dati? Ang average namin, so kumpara namin noon, yung average na huli namin 10 to 15 kilos per day. Pero ngayon mga 2-3 kilo na lamang. Naku yung po. Average na huli. Kaya kung merong ano yan, sabihin natin 120 ang kilo doon sa Zambales, mga 360 pesos, no? Oo. Yung kita nila. Eh kung sa Palawan yan, eh mas mababa doon, no? Kasi yung farm gate nila ng Galunggong doon, 60 to 70 pesos per kilo. Eh ganun lang. Pang mga 80 pesos, mga mahigit kulang 100 piso pa. Mm-mm. Yung kanilang huli. Oo. Sir, hindi po ba meron naman tayong movement na bigyan ng fuel subsidy ang ating mga mangingisda? Opo, actually, yung aming panawagan, hindi na lang fuel subsidy, kundi production subsidy. Mm-hmm. Kasi yung fuel subsidy na ibinigay ng DE at BIPAR, no, sa mga fisher folk, doon sa registered na 2 million, no, na mga mangingisda, ang nabigyan lang daw eh 79,000. Mahigit. Ha? Kaya sa 2 million registered, 79,000 lamang? Yes, mahigit. Ang ano pa doon, yung fuel subsidy card na 3,000 pesos. Mm-mm. Ganun po, no? Kaya ang aming panawagan, actually, nagpasa kami ng panukalang batas na bigyan, no, ng 15,000 production subsidy. Ito naman ay hindi dole out, no? Kasi ito yung gagamitin para doon sa pambili ng gasolina para makapangisda, kaya lilika ito ng produkto at nilika ito ng pera. Kaya revolving to, no? Mm-hmm. Hindi ito tulad ng binigay mo, tapos na, ano, ito ay revolving na lilika at iinog doon sa ekonomika, sa ekonomiya natin.
yung perang to. Kaya ito yung aming panawagan. Opo, kaso lang po, ang problema nga po ay yung downloading ng pera doon sa mga mangingisda. 2 million registered, 79,000 lang po ang nabigyan. Kahit ang hingin po natin ay production subsidy, kung 79,000 lang po ang kayang bigyan, ayusin din po sana ano yung sistema ng pagbibigay. Yes, yun nga, yung aming panukalang batas, ang daming mga ano, ngayon na-approve na yung 2023 budget, no? Ang daming mga lump sum budget, lalong-lalo sa Office of President. Tapos yung mga ano pa yan, may mga program fund pa yan, no? Napakaraming pwedeng pagkunan na pundo para doon sa production subsidy kung kukustuhin ng administration ni Marcos. Opo. Yung pong closed fishing season, apektado po ba yung mga maliliit nating mga mangingisda doon? Dapat hindi, no? Dapat hindi apektado kasi sa batas naman ang dapat ang involved ay yung apektado lang na saklaw pala ng closed season of fishing ban ay yung mga commercial fishing vessel. Kami na mga municipal fisher dapat hindi kasama. Kaya lang mayroong mga local government na iba yung interpretasyon, no? Na kapag nagpatupad ng closed season, lahat yon, pati yung mga municipal fisher na umaasa yung pagkain nila sa araw-araw sa pangingisda. Limbawa na lang dyan, yung ulat sa amin dito sa Bantayan Island, sa Cebu, kapag nagpatupad sa Visayan ng fishing ban or closed season, bawal magbinta sa market ng anumang klaseng isda na kasama doon sa pinagbabawal sa panahon na yon na nagpapatupad ng closed season. Kaya parang hindi ka na rin pwede mangisda, di ba? Hindi mo rin maibibinta kung makakahuli kayo. Kaya may mga ganon. Pero sana maging ano yan eh, yung ayusin yung pagpapatupad. Hindi naman kami tutol doon eh sa closed season ng fishing. Para makarecover daw eh. Ano po, Ka-Fernando? Yes, oo. Para makarecover. Din natin yun. Kaya lang, ang problema natin, sa bawat pagpapatupad tayo ng closed season of fishing ban, mag-i-import tayo. Tama. Hindi po tama yun. Opo, no? Opo. Kasi taon-taon, programa na yun, taon-taon, meron tayong pulisiyang kanon. Dapat pinaghahandaan na natin, no? Opo. Kaya lang, ang problema, yung di mismo before, parang, uy, magpapatupad na tayo ng transition, mag-import na tayo kasi may kulang tayo ng supply. Ay, lagi, ay, lagi ganun, pong parang masaya. Lagi nga pong ganun eh. Kaya nagtataasan ng presyo ng mga isda natin eh. Yes, oo. Tsaka yung closed fishing season eh, hindi yata nabigyan ng memorandum yung mga Chino na nandyan sa ano eh. Andun sila year round, partner and sir. Wala silang closed fishing season eh. Actually, yung China nga, nagpapatupad na ng closed season, di ba? Diyan sa West Philippine Sea, diyan sa ating, para sa atin. Oo, sila na nagpapatupad dyan. Tapos, actually, sila pala nag-issue ng memo. Kasi meron na silang yung dalawang distrito na itinayo dyan, nagsaklaw na yung nahati, yung Kalayaan Group of Islands sa isang distrito, tapos yung Scarborough Shoal, isang distrito rin, yung Sansha saka Cachay. Dalawang distrito na itinayo at saklaw na talaga yung ating territorial water. Ganon katindi sila, tapos balangkas ng batas yung Coast Guard law na kapag meron daw mga poacher na pumasok doon ay maaring barilin nila or naku po. Apprehend, di ba? Ka-Fernando, yung mga sa Aurora mga kilala po akong mga maliliit na mangingisda doon. Kapag lumabas sila ng gabi yata sila lumalabas, madaling araw na ang balik eh. Yes. Opo, mga ilang oras ba talaga bago sila at least kumota ng huling isda? Depende 'yon, no? Meron kasing klase ng panghuli ng isda na sa araw, meron din sa gabi. Yung panggabi, ito yung mga, ang tawag namin dyan, lambat eh. Mag-iba-iba yan, pero pang malalaki, pero maliliit. Yung naguhuli ng mga tuna at mga blue marlin, no? Oo, tama po yun. Yun po yung karamihan ng gamit dyan sa bahagi ng Aurora kasi Pacific na yan eh. Pacific. Maraming malalaking isda dyan. Kaya pag nakahuli ka dyan ng isang blue marlin, mga 200 kilo, uwi na yun, no?
At least dyan sa may ano yan, sa may Aurora part, sa may Pacific, wala pa tayong masyadong kakumpidensya, maliban may mga sighting na yung mga Japanese fishing vessel at saka yung mga Taiwanese pa, minsan nakakarating na rin dyan. No? Kasi yung Batanes, part ng Batanes. So. Sir, isa na lang po before we let you go, no? Kasi ubus na po yung oras natin. Yung Oceania Philippines, nagkaroon po ng study na maski po means mismo Pilipino ay sumusuway dun po sa usapin na kapag municipal waters, municipal fishermen lamang ang mangingisda. May nakikita din daw po na pati mga commercial fishing vessel ay nandun na sa municipal waters. Ito po ba ay nakikita nyo nangyayari ngayon? Tama po yun, no? Actually, oo. Lasa loob sila ng 15 kilometers. At merong mga action din yan, yung mga chapter namin, nire-reklamo kay Mayor. Ang isang problema, pag na-apprehend yan, magpipenalty lang yan eh. Mm-hmm. Kinabukasan, layak na naman yan, balik na naman yan. Ang problema dyan, may kwento yan eh. Yung dito sa part ng Quezon, yung member ng Pamalakaya, member din ng Bantay Dagat, hinuli nila, sabi nung kapitan, nung isang commercial fishing vessel, hindi nyo ba alam na ang isda nyo, itlog pa lang ay bayad na. Kaya kami nakakapasok dito sa municipal business. May ganun eh. Kaya mabilis na ano yan, Peter and Rika. Ganito kasi yan. Karamihan na may ari ng mga commercial fishing na small and medium commercial, maliliit lang, commercial fishing business, mga local din yan, no? Kung hindi yan kay mayor, kay congressman, kung hindi, pamilya nila, or mga taga-suporta nila noong panahon ng eleksyon.